Gusto mong mag-upgrade ng LED signal lights pero ang nangyari ay nag-stock up at ayaw mag-blink. Well, today is your lucky day at matututunan mo yan sa video na to. Kaya't mag-subscribe ka na dyan, Paps, at ako nang bahala sa'yo. Let's go! A few moments later. Ito mga Paps, is nakasarado na ano. Eh dahil nga sa meron nag-request sa atin kung paano daw yung ginagawang signal light or flasher na LED tapos talagyan daw ng diode, eh nagre-request siya ng video. Kaya ito, ginagawa ko ngayon, sinisira ko yung motor ko. Para sa'yo, Paps, no? Kaya sana naman mag-subscribe ka dyan dahil kita mo naman gano'ng kahirap magbaklas ng motor. Okay na, sinisira pa. Yan, sana naman, sa mga ibang nanonood dyan, eh baka naman, take note mga Paps, yung bumbil niya dito sa pinaka indicator is huwag niyo pong papaltan. Yaan niyo lang siya na halogen. Isa lang naman siya, kaya okay lang yun. Kasi kapag pinaltan niyo ng LED yan, hindi papalo yung relay, okay? Kasi kukulangin na siya masyado ng resistance. Kaya hayaan niyo lang na meron diyang isang halogen, okay? Pero kung dalawa yung ano niyo, indicator, di ba, left and right. Yung pwede niyo gawing LED mga Paps, kasi dalawang piraso yon. Pero pag isa lang, hindi po pwede. Kailangan halogen lang siya. Okay, ito mga Paps, i-assume na lang natin. No? Ito yung ilaw ng signal light indicator sa dashboard. Okay? Meron yung dalawang wire. Lahat naman ng motor may ganito. No? Kung ano man ang motor nyo, mag-iba man ang kulay ng wire, eh pareho lang yan. Positive, yung black, negative. Ang karukto nyo mga Paps is ito na. Is nasa loob. No? Ito. Ayan. Isang blue-green and yung black. Ito yung karuktong nyo mga Paps papunta rito. Okay? So, paano gagawin nyo dyan? Halimbawa, nakakabit pa yan doon, no? Magkarutong pa yan. So, putulin nyo siya, mga gantong haba, mga Paps. Mahigit 1 inch ang layo mula sa pinaka dito para meron kayong pagtatalupa, no? Once na maputol nyo na yon, etong isang wire is lalagyan nyo to ng diode. Okay? Ano ba itsura ng diode? Ito, mga Paps. Ang itsura ng diode na ginamit ko, no? Ang pangalan nito is 1N4007. Tapos sa baba may nalagay na MIC. Okay? Ito, magkano ba to? So, 6 pesos lang bili ko to, isang piraso. Then, ang binili ko is marami na, no? I think 10 pieces na binili ko para if ever na magka-problema, meron akong reserva. Itong guhit sa ibabaw, meron yung guhit sa ibabaw mga Paps eh. Yan, makikita nyo, sa ilalim wala. Kasi merong ibig sabihin yung puti na yan mga Paps. Ibig sabihin, yung positive na magmumula dito, okay, is itatrap niya dito. Hindi makakalusot yung positive, okay? Pero yung positive naman na mula rito, papunta doon, papasok sa taas, is makakalusot, okay? Sa madaling salita, ang trabaho nito is mag-trap or i-prevent niya yung voltage o kuryente na papasok or lalabas. Depende yan sa pagkakakabit niyo mga Paps, no? Ito ang mga Paps is idedemo ko na lang no, kung paano ginawa ko sa kanya. Ito yung guhit, no? Sa ibabaw. Then yung sa kabilang side sa ibabaw din. Ang gagawin niya mga Paps is pagsasamahan niyo to. Yan, nasa ibabaw. Kung makikita niyo, pareho nasa ibabaw yung white, okay? Pwedeng pulupot, pero mas maganda hinangin niyo. Yan, demo lang na mga example, yan. Okay niya mga Paps, no? Then, paano gagawin dito? Then, dito sa positive line mga Paps, eto yung linya ng positive. Dito niyo siya i-coconnect. Yan. Ganyan ang magiging itsura niyan. Pwede niyo siyang lagyan ng wire dito, hinangan niyo, tapos, idusong niyo dito. Okay? Then, hinang, lagyan niyo ng electrical tape. Kagaya nito. Ito kasi nakaabit na, no? So, ito yung diode. Yan, ginabayaran ko lang. Then, nilagay ko siya ng extension na wire. Itong pinagputulan nito, mga Paps, yung kadugsong nito, itong dalawang to, yung tigisang paa nito, yan, di ba, dalawa yan? Tig-isa. Doon yun siya idudugsong, no? Isa doon sa blue-green, isa doon sa black, okay?
Dinugsungan ko lang siya ng wire dito. Ayan, nagdugsungan ko ng wire para may connect ko siya doon. Ito yung isang paanong diode. Yan sa kabila naman, ito rin yung isang paanong diode. Okay? Now, example. Ito, idudugsong ko na dito sa positive. Ito yung pinakapuno o ito yung mayroong guhit na diode, no? Yung ibabaw. Yan, assume na yan, yan, yan. Next, itong katabi na wire, mga paps. Itong black. Dugsungan nyo ito ng wire, mga paps, papunta sa negative. Bahala na kayo kung sa inyo ilalagay na basta maghanap kayo ng negative na linya dito, pwede nyo i-body ground, nasa sa inyo na yun. No? Ito, mga paps, ito yung negative wire, no? Yan. Ito, sa may gasolinahan, mga paps, is meron yung negative wire. Black and white. Kung makikita nyo, doon ko siya ikinabit. Ayan, no? Para magkaroon ng negative supply yung ating ilaw. Okay? Yun lang. Madali lang, di ba? Basta mailagay nyo na yung mga paps, okay na yan, gagana na yung inyong hazard. Kasi kapag hindi nyo nilagay ng diodes, mga paps, ang mangyayari niyan, kapag nag-hazard ka, hindi siya magbiblink. Kahit lagay mo pa yan ng electronics na relay o flasher relay, is hindi yan magbiblink, lalo na kapag naka-LED. Eh, talagang hindi ko talaga uubra, no? Kahit anong gawin nyo dyan. Kaya kailangan nyo lagyan ito ng diode. Okay, dito naman tayo sa ating pinaka-flasher relay. Ang ginamit ko sa kanya, mga paps, is itong pag-flasher relay na electronic. Ngayon, kung itatanong nyo naman, mga paps, kung pwede ba yung stock ng smash o yung stock ng motor mo, halimbawa, hindi smash yung motor mo, gagana ba yung LEDs? Actual natin, mga paps, para malinaw ang sagot, no? Okay, ito, mga paps, nakakabit na yung ating stock na relay ni smash. Yan ang itsura niya, Mitsuba, 10 watts times 2 plus 3.4 watts, etc., etc. Oh my God. Okay, testing natin kung gagana ba siya sa ating LED. Testing. Gumana ba? Tingin ko, hindi, no? Yung ating LED is naka-stack up lang. Ayan, no? Kabilang side. Ayaw din, mga paps. Ibig sabihin, hindi kayang supplyan itong flasher relay na to yung ating mga LEDs, no? Kasi masyado mataas ang resistance na kailangan ng flasher relay na to para siya gumana. So, hindi kayang papaluin ng LED. Ang kailangan natin, mga paps, is yung mas mababa ang resistance pero mas mataas ang wattage na flasher relay. So, ang final po na sagot, kung po pwede ba yung stock na relay sa ating motor kung magpapalit ka ng LED at maglalagay ka ng hazard, hindi po pwede. Wala, hindi ubra. Ayaw gumana. Balik natin yung ating electronic na relay. Yan, testing natin si Pag. Try natin. Yun, nagana mga paps. Hazard. Right. So yun, ganyan lang ang gagawin natin kapag gusto nyo maglagay ng hazard na LED dito sa inyong mga motor na carburetor. Sa lahat po yan ng motor na carburetor, no? Hindi lang po yan para sa smash. Kasi kung mo lang naman ang mga wirings yan, magkakaiba man siya ng kulay ng wire, pero yung concept is pare-pareho lang po. So recap lang natin mga paps kung maglalagay kayo ng pinaka-diode dito sa ating hazard light. Ang kailangan nyo bilhin is dalawang piraso ng 1N4007 MIC na diode. Dalawang piraso. Pero kung mura na naman siya, masyadong mababa yata presyo nito, I think nasa 6 pesos. Bumalik kayo ng marami. Para if ever na sablay yung makuha nyo, meron agad kayong pamalit, hindi na ipupunta sa electronic shop. Sayang ang biyahe, no? Then sa regarding sa ating flasher relay, nakita nyo naman, hindi gumagana yung stock. Kasi masyadong mababa yung resistance na ibinabato ng ating LEDs. Kaya hindi niya mapapalo yung analog na pumapalo sa loob ng stock na relay. Kaya po ang ginagamit dyan is yung mga electronics relay kasi mas mababang resistance lang ng kuryente ang kailangan niya para siya mag-flasher, no? O para mag-choba-choba. Paano masabi? So ang ganda lang mga paps, sana may nakuha kayong idea regarding sa pagkakabit ng LEDs, lalo na paggagawin yung hazard at paglalagay ng diode. Uy, ano daw? Ano sabi? Utang ina. So, sana may nakuha kayong idea regarding sa pag-convert ng hazard, lalo na maglalagay ka ng LEDs, tsaka ng diode, no?
Then dito rin, idea sa pagpapalit ng electronic relay. And huwag niyo pong kakalimutan mga paps, always be a defensive driver and always be a wise rider. Ito po ang Dad's Cabin. I'm out.